Good day, Kamaster. Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay magbigay naman ako ng tips and idea patungkol dito sa car battery. So, meron po tayong battery dito na Ultra Plus Maintenance Free Battery. Ayan po. Mapapansin nyo ang brand sa battery na ito ay Ultra Plus. Ayan po. Maintenance Free. So, ang size o sukat sa battery na ito ay NE60 lamang, 37 Ah or ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na tutubigan or magbabanto kasi ang battery na ito ay ready to use. At once na ma-meet ang 2 to 3 years at kung minsan umabot ng 4 years. Pero dito sa video na ito, dahil Ultra Plus na ito, malabo ito umabot ng 4 years. Baka 3 years lang. So, panalo na tayo. Sulit na. Ibig sabihin, pagdating ng 3 years, 2 to 3 years, i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitin na. Pwede nang papalitan ng panibagong battery. So, itong battery na ito ay tamang-tama, ipapacharge ito sa may-ari dito sa atin dahil ito ay lubat. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-charge ng car battery. Itong battery na ito ay ginagamit ito sa mga Suzuki Celerio at marami pang iba. Baka mainip kayo, di natin patatagalin. So, bago natin i-charge, siyempre, voltmeter or battery tester muna natin para may idea tayo kung ilang oras ito mapupul charge. So, hindi pa dumating yung aking order sa TikTok na aning voltmeter or battery tester. So, ito muna ang aking gagamitin na battery. Itong test light. Ayan, may voltage din naman ito. Yun nga lang, delikado to kasi matalas ito. Pero pansamantala lang naman. So, sa mga nagtatanong kung saan ito mabibili, kahit sa ang online po, pwede sa TikTok, Lazada, Shopee, marami po ito. Mura lang naman to. 50 pesos lang atari. Sa wala pang 100. So, ang pagkabit nito, sa mga hindi marunong ha, ituturo ko sa inyo. Sa mga marunong naman, di ayos na, nasa sa inyo kung manood pa kayo or hindi. So, kung manood pa kayo, salamat. Kung hindi, salamat din. Kung mapapansin nyo, isa lang po ang alligator clip ng ating nasabing test light. Kasi ang kabila ay matulis na bagay na. So, isa lang, kulay itim. So, itong kulay itim naman na alligator clip ng ating battery test light. Kung mapapansin nyo sa battery ito, minus po yan ha, minus. Minus sign, ibig sabihin, itong polarity na isang battery, ito ang negative po ito. So, dito natin ikagabit itong kulay itim. Yan, o, di ba? Itong matulis na bagay naman, dito natin ikakabit sa ito, plus po yan ha. Plus sign. Ano po ba ibig sabihin ng plus sign? Yun po yung positive. Itong polarity ng isang baterya, pulo, ito yung positive. So, sana nagits nyo po ang ibig kong sabihin. So, itutusok lang natin siya dyan sa ibabaw. Pag ganun lang. As you can see, Kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 11.9 volts. Ayan. 11.9 po yan ha. Ayan. So, ganun lang po kasimple ang paggamit sa test light voltmeter. So, alisin na natin. So, next, atin na yung i-charge dito sa ating battery charger. So, ito po ang itsura ng aking battery charger. Ayan, malaki po yan ha. Sa mga nagtatanong kung ilang Ah or ampere hour po ba, ilang ampere po yung battery charger na yan, 20 ampere lang naman po yan. So, malakas na po yan. So, unang-una, kakabit ko muna are. Oops. Yan, saksak na yan ha. Then, kuhanin ko aring mga alligator clip niya. Yan, then itong kulay pula na alligator clip ng ating battery charger, dito natin ikakabit sa plus sign, sa positive polarity ng isang baterya. Pagayaan. Kailangan ayusin nila yung pagkakabit ha. Hindi po pwedeng basta lang ninyo ilalagay yan, ikakabit. Kailangan tama po, mahigpit at ayos. Ito naman itong kulay itim na alligator clip ng battery charger, dito natin ikakabit sa negative. Ayan. Ibig sabihin, itong pulo, polarity na isang baterya, ito ang negative. So, dyan natin ikakabit. So, ayos na po yan. Mahigpit na ang pagkakapit. Kailangan ayusin nyo ha, para maganda ang pagkakarga ng kuryente sa battery. So, ayan. Dahil nakabit na natin dyan, ano ang sunod na gagawin? So, ito na. Ito na ang pinaka-exciting part. So, ito. Unahin natin pag pindot itong
Taas itong easy. Yan. Taas ko lang ha. Kung pansin nyo, umilaw agad o, di ba? Pero itong ammeter gauge na ating battery charger, hindi pa tumataas. Ayan po ha. Hindi pa tumataas yan. Tataas lang yan kapag dito sa DC, itaas na natin to. I-open na. Ayan. Titigin nyo ng gusto ha. Huwag kukurap. Ayan. I-open ko. Ayan. Oh, di ba? Pansin nyo, tumaas agad ang ating ammeter gauge ng battery charger. Ayan. So, ibig sabihin, nag-charge po itong ating battery. Ayan. So, ang ating oras ngayon ay 7:56 ng umaga. So, 4 minutes bago mag 8 o'clock in the morning. Ayan. Kita-kita nyo naman. Ito na ating battery na naka-charge. So, standby lang muna tayo. At may karugtong pa ito. Hindi pa dito nagtatapos. So, imumonitor natin ito kung ilang oras ito mapu-full charge. So, i-update ko kayo. 6 hours later. Ito na mga kamaster ang update sa battery natin sina-charge kaninang alas 8 ng umaga. So ang ating oras ngayon ay alas 2:23 na ng hapon. Ayan. Nandito pa rin ang ating battery na naka-charge pa rin, steady na naka-charge. Ayan. Na-charge po 'yan magmula kaninang umaga. Ayan. So, naka-open po yan, din nakasakyan doon, ayan. So, atin na ngayon itong sabay-sabay na aalamin kung ito po ba ay full charge na. So, unang-una na gagawin natin, i-off muna natin dito, ayan. Off muna natin yan. Ayan, bumuha na ang ammeter gauge, at saka dito sa DC. Ayan, and then, pwede na nating tatanggalin dito. Pwede nating tatanggalin dito sa mga alligator clip. Diyan. Ititester natin gamit itong ating test light. Ayan. Itong itsura. Ayan. Kakabit lamang natin dito sa negative polarity na isang baterya. At sa positive polarity na isang baterya, itong matulis na bagay. Ayan. Then, as you can see, kamaster, makikita at mapapansin natin, 13.7 volts ang reading sa boltahe ng battery na ito. So, full charge na po siya. So, tanggalin na natin. So, full charge na po ang baterya. So, ganito po katagal mag-charge ang isang baterya. 6 hours po mahigit bago siya ma-full charge. So, itong battery na ito, ang status ay fully charged or full charge na ang battery na ito. So, kapag ganito ang itsura ng inyong charger, ganito kalaki ang ampere, 20 ampere po ito, 6 hours lang po mapupuno ang NE60 na baterya. Pero kung maliliit ang inyong charger, battery charger, mga mabibili sa online, mga 5 amperes lang, 10 amperes, nasa ano to, nasa 8 to 12 hours bago mapuno. At kung minsan umabot man ng 17 hours to 15 hours, mga gayan. So, yun lang. I hope na naibigay ko ang tips and idea. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Be My Motolite. Bye!